Ayan na, nag-light brown na. Baliktarin natin. So, ayan na. Piniliktad ko na. Para daw mag-crispy, isprihan. Bye, balik. Hello guys, welcome to my channel, Michelle Bongat. Samahan niyo ako sa aking simple recipe. First time ko itong gagawin. White bread. So ayan, naglagay ako ng 3 cups strong flour. Tapos, 2 teaspoon instant yeast. One teaspoon salt. Malayan salt yung gamit ko. Tapos, 1/4 cup light brown sugar. Itong tinapay nito, hindi to siya matamis. Katamtaman lang. Tama lang yung ano niya. Hindi matabang, hindi matamis. Tapos dito, hindi ako gagamit ng milk, kundi tubig lang. So, yan. 1 cup water. Dahan-dahan ko lang ilagay yan. Kasi hindi ko pa kabisado kung baka masobra. So ayan na. Itong mali na agad yung diskarte nito. Dapat gumamit tayo ng matigas na sandok or chopstick. So ano yan, naisipan ko ng palitan. So, ayan, kinakamay ko na lang. Dandahan kong ilagay yung tubig. Tapos dito guys, muntik ko pang makalimutan yung pinaka-importante sa aking ingredients, itong white flour. Mabuti na lang naalala ko. Kaya yan, naihabol ko. So nilagyan ko lang ng, nagtry lang kong maglagay ng 1/3 cup flour. White flour. Tapos pagkatapos niyan, magdagdag ulit ako ng water. 1/3 cup water. Diyan medyo nahirapan akong ihalo kasi nga din mas maganda talaga yung na-mix talaga siya dun sa flour, sa white flour. Tapos, dyan ko na nilagay yung 1 tablespoon unsalted butter at saka 1 tablespoon shortening. Pinaghalo ko na sila. Room temperature yung unsalted butter at shortening para hindi masira yung ating yeast.
Huwag nating ilagay yung mainit. Dapat room temperature lang para hindi maano niya yung yeast. Kasi pag maano niya yung yeast, hindi na yung tutubo. Mapatay yung ano ng yeast. Tapos yan, dandahan ko lang ilagay yan. Yung butter. Hanggang sa maubos, malagay lahat dyan sa dough. Tapos nahirapan ako yan, nilipat ko na sa silicone mat. So habang minamasa natin yung dough, pag medyo malagkit, lalagyan natin. Ito guys, gusto ko lang i-correct yung aking ginawa. Dapat pag maghiwa, pag gusto nating lagyan ng design yung ating bread, dapat yung hindi pa siya lumaki. Kasi pag ganyan natin, pag tumubo na yung tinapay bago natin lagyan ng design or hiwaan natin, hindi na siya mag-shape at saka masira yung shape niya. Pero okay na rin kahit papaano. Sa susunod, medyo maayos ko na yung aking gawa. So, ayan. Preheat natin yung oven. 200 degrees Celsius. So, ayan na. Nag-light brown na. Baliktarin natin. Hirap maghawak. Camera. So, ayan na. Binaliktad ko na. Tapos,
sprayhan daw natin. Para daw mag crispy, sprayhan. Balik. So, ayan na guys. Luto na yung aking ginawang tinapay. Ito yung first time kong gumawa nito. Hindi man siya perfect, pero kahit pa paano, maganda-ganda na rin. Naluto ko siya ng 20 minutes. So hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye! Ang lambot, huh?